Instead, any stairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand seven stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his center. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Ulitin na lang natin po yung verse 16. Sabay-sabay tayo, ready, go. And he had in his right hand seven stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. Let's pray, Lord. Na salamat po, Lord, sa inyong mga pagpapala, Panginoon, sa aming buhay. For the past week, Panginoon, we pray this morning. Kayo po may taas, kayo po ang handa na aming puso't isipan, magturo, magpaunawa. Mga bagay, Panginoon, na particular, napaka-importante about the Lord Jesus. I pray na kayo po ay manguna sa amin sa lahat ng area ng panumbahan ngayong umaga. So, ilang tuloy kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Nakakaupo na po. Again, good morning. Morning. Title po nito is As the Sun Shineth in His Strength. As the Sun Shineth in His Strength. Pero pinaka-team talaga natin is The Glorified Christ. Okay? Amen? Amen. Ulitin ko, title is As the Sun Shineth in His Strength. Subtitle, tema natin, The Glorified Christ. Sa Tagalog, pag-usapan si Jesus. Kasi ito po ay, again, part ng series natin. Alala nyo pa, The Specifics of the Lord Jesus. Kasama rin to sa Basics and Fundamentals. Again, inaaral natin to. Kasi dapat natin pag-aralan. Mga basic po ito. Di dapat natin makalimutan. Okay? So, kailan lang? Hindi ko malala. Last Thursday yata o nung Sunday. Basta parang Thursday, no? Medyo minamak natin siya, no? Yung mga ibang CCF, siya Bante. Kasi nga, importante po yung ganitong pag-aaral. Dito nawawaglit sa atin. So, dahil pa sana nga sa isip ko rin, mga topical sermon, kailangan natin. Kailangan din natin to, amen? Amen. So, huwag yung mga boring. Importante to, lalo na yun nga, dahil dumadami yung mga kulto. Isa sa mga ginagawa nila, in effect sa kanilang hindi naman sila devoted kasi sa Bible tsaka sa Panginoon, ito yung nawawaglit nila. Nagkakamali sila even sa katuruan about Jesus. Pansinin nyo yun, lagi yun. Bukod sa madalas sila sa Father, okay naman yun, pero kilala lang ng tao ang Father. Siyang Diyos na tunay. Pero ang tunay na Diyos din is Trinity yan, okay? Father, Son, and the Holy Spirit. So ngayon naman, especially yung mga Hudyo, okay? Tsaka yung mga derivative dyan. Yung Iglesia ni Manalo, yung mga false witnesses, and then yung SDA, yan. Madalas yung si Jesus binababa nila. Yun yung napansin ko. At sana mapansin nyo rin. Kaya inaaral natin, sino ba si Jesus? Hindi siya dapat ma-degrade, no? Hindi siya dapat ma-downgrade, hindi siya dapat mabaliwala. Amen. Kaya natapos natin, alalala pa yung mga kasama sa series na to. Sinong nakakalala ng iba? Tayo po ay nasa ano na? Pang ilan na to? Pang anim ba? Pang pito? Inang ko lang ha. So basic pero importante. Sige po, ano po? Ayan po yung una. Oh, ayan yung parang ano, pinaka-recent, di ba? Ano pa? Sige. Yung ascension ni Jesus. Ascension. Hindi assumption. Eh, Mary yun. By the way, happy birthday daw. Paano na nalaman yun? Alakuhan. Wala sa Bible yun. Ito. Ano po? The blood of Jesus. Ito po. Listahan lang. Nakalima na tayo. Number one is Jesus Christ, the Anointed One. Alam natin siya yung pinili, kaya nga Kristo, Messiah,
Siya yung pinangako, siya yung hinirang. Yun po yun. So, huwag nga kalimutan yun. Then, yung mayroon tayong title sa isa, The Ascension, no? Yung Entered into Heaven itself. Inaral natin yung totoong siyempre langit, okay? And then, siya ay pumunta doon, as in. So, paano pagpasok niya, yung dinescribe natin yung tabernacle, siya naman sa talagang langit. And then, yung dalawang next is yung Blood Atonement, Part 1 and Part 2. So, importante din kasi yung kinalaman sa kaligtasan. Okay, pag sinabing atonement, tayo ay napatawad sa kanyang, ang tawag dito, sakripisyo. Ganun po yung atonement. Okay, so may pinatay, di tayo dapat yung mamatay, kaso siya yung namatay para sa atin. Dalawang part yun. Then last time, the Christ as the Creator. Importante rin kasi po yung dinadowgrade yung iba si Jesus. Siya daw parang anak lang, sumusuporta lang sa tatay. So yung tatay daw ang Creator. Pero pag tinignan mo yung Bible, si Jesus yung Creator. Kaya inaaral po natin. Yung ngayon naman, yung title po natin, The Glorified Christ, or yung dito, yung As the Sun Shineth in Strength. So maraming beses po si Jesus ay actually hinalintulad sa araw. So dahil po siya ay Diyos nga, no? Obviously, nakaka-relate po yung mga tao. Kasi sa kanila, wala pang TV, ganyan. Isa sa mga pag-alalahanin mo, paano ka nakaka-relate sa Diyos? Sa langit eh, titingin ka sa langit. So sino makikita mo sa langit? Pag-araw, halos wala, araw lang eh. May ayaw mong tingnan sa sobrang liwanag. Pero pag gabi, sino yung mga kumpara mo? Kasi nasa langit din. May moon, may stars. Pero hindi katulad ng araw, di ba? Kasi napakaliwanag ng araw. So, mayroon din mga planeta. Maniwala kasi hindi, alam na nila po yung may mga planeta ng time nila. Kasi pag tinignan mo yung trajectory niyan, iba. Kaya, yun sa mga tao dyan sa kapag nagbabasa tayo ng Bible, alam natin, isa sa mga tawag sa planets is wandering stars. Yung sabihin niyan. Tandaan niyo po yan, ha? Kaya pag si Jesus, hindi siya morning star din. So, morning star, day star, sino yun? Araw. Okay? So, hindi masama po yan, ha? Again, iba naman yung sambay mo yung araw. Pero pag kinukumpara lang si Jesus sa araw, okay yun. Okay, sana nakita yung diferensya. So, ngayon, again, ang tema natin, the glorified Christ, ibig sabihin, kasi po, may time po siya ay nagkatawang tao, so hindi pa siya glorified, yun yung gusto na sabihin. So siya ay tao, o siya ay Diyos, pero nagkatawang tao, so ano yung mga properties niya, siya ay nagkatawang tao? May mga limitasyon, okay? Kung napansin niyo yun, iba ginagamit yung time na si Jesus ay hindi pa glorified nga, sabi, hindi alam naman nila ng Jesus eh. So, paano siya naging Diyos? Kasi may mga sinabi siya sa... Actually, isa lang ay naalala ko, yung time and ano, diba? Yung time and day ng pagdating ng Panginoon, tsaka yung judgment, the day of the Lord, hindi niya daw alam, sabi niya. Ayun, totoo, siguro, diba? So, limitado siya. So, pero, ito pag-usapan natin yung umaga, at possibly hanggang hapon, hindi ko napaabuti ng hapon to. The glorified Christ na, sabi, hindi na siya tao na lang. Nakatulad nung siya ay 33 and a half years na lumakad sa mundo. Alam niyo na, baby Jesus, and then kasama nila, kapintero, and then nag-preach siya. Hindi na ganun. Ang pinag-usapan natin ngayon, nung siya ay, di ba, bago siya umakyat. Actually, umakyat na rin. Basta after ng resurrection. Okay? But, even nung siya pa nabubuhay dito, merong kakaiba eh. Kakaiba yung nangyari, especially yung transfiguration. Alam niyo na ba yung event ng transfiguration? Kung siya ay dito pa, nakita siya ni Peter, James, and John sa mountain. Sinulat din ni Peter yan sa kanyang letter. Ni-refer doon. Yung siya ay nagniningning. Doon tayo mag-uumpisa. Basta gusto lang sa introduction, pag sinabing glorified, ano yung sabihin niyan? Ha? Hindi. Sanctified yun eh. Pag glorified, namin mention yan eh, sa atin, kanari. May sabihin, tingnan natin sa dictionary. Alam ko sa utak ko, pero hindi ko ma-define. Ano lang mas malinaw, okay? So, this part is glorified.
Kasi pag glory, parang tagumpay, di ba? Yan ang ano natin eh. Yung picture doon. Glorious. Honor, praise, admiration. Elevated to celestial glory. Pwede rin. Iangat. Okay? Puri, mapuri. I-honor. Yan. So, yung glory nga muna. Okay, renown. Worship, praise, honor. Ito yung verb at noun. Okay? Basta yung siya yung naitataas. Great gratification. Naitataas. Ano pa? Yun. So, bigyan kita ng example. For example, ay na, si DM. Sino ba yun? Si DM. Ano yun? Kaya pag pinatayo dito, for example, at kinukunahan, ano naman yan, lilagyan ng medalya, ano nangyayari doon? Yung tingin nyo ay naitataas siya sa tingin nyo, di ba? Ganun po yan. So again, di yan masama pagtama, okay, tama lang. Pero minsan inaabuso din. Ngayon, ang pag-usapan natin, glorified Christ, ito yung state niya after siya ay ma-resurrect. Ano na kasi nangyari sa kanya? Iba na yung kanyang countenance nga, ibig sabihin, iba na itsura niya eh. Dati, ordinaryong tao lang siya sa tingin ng mga tao nung time na yon. Okay? Pero, makikita natin, hindi po siya ordinaryo lang. Siya po ay Diyos. At, pero nung later, siya po yung maghahari sa lahat ng mundo. Okay? Sa buong mundo. Kaya, ito yung tingnan natin ngayon para sana ngayong umaga, manatili ito sa utak natin. Di natin anytime i-minimize si Jesus. Amen? At hindi na tayo papayag pag ginawa ng iba yun. Ngayon, hindi ka makapagsuntukan. Pero, kasi hindi ka papayag no, sa utak mo. Okay? Hindi ka papayag na ang Panginoong Jesus ay maibaba dahil siya ay glorified, siya ay Panginoon. Amen? Ngayon pa lang, wala na yun. Amen ba? Amen. Kaya iba po actually isa yung mga sa dahilan. Yung iba naman sabi, OA naman yung choir, OA naman yung sinabi ni Pastor, ulit-ulit, puri ng Diyos. Hindi po yun ano eh. Actually, hindi mo nga kayang i-minimize ang Panginoon in a way na, eh tama na yan, huwag mo sabihin sa Jesus yan. Eh sobra ka naman, nung purihin lagi. Minsan-minsan lang, paglinggo lang. Hindi mo siya kayang ganun. Kung ganunin mo man siya, sa'yo lang yun. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng masobrahan sa papuri sa Panginoon. Amen? Yan ang gusto ko sabihin. At talagang kapantay siya ng Diyos Ama. Sa glory and honor and praise. Later, makikita natin yun. Okay, so, umpisa na natin. Yung mga biblical accounts na, again, mapapanatili sana yung ating tama. At kung hindi mo pa ganong kilala ang Panginoon, ngayon, makilala mo siya. In his glorified state. Okay, so ano yung mga verses natin dito? Una, yung, yun nga, nasa lupa pa siya. Again, siya ay Diyos. Nagkatawan tao lang siya nasa lupa. Pero yung makikita natin dito, yung transfiguration story or event sa Mark 9, tingnan po natin. Basahin natin, dalawa lang naman to. Ay, basa niyo po, ready, go. And after 6 days, and he led them up into a high mountain apart by themselves, and he was transfigured before them, and his raiment became shiny, exceeding white as snow, so as no fuller on earth can white them. Okay, so unang, kung ikaw po, alam mo na po yung mga pointer sa ano, context at least, sa malinang buhay ng Panginoon, isa sa mga iisip mo, bakit niya pa ginawa to? Diba? So, alam natin siya ay humble, alam niyo na, pinanganak nga sa sabsaban, ano pa? Pinanganak sa pamilya na hindi naman kayamanan at maraming honor. Ba't gano'n? Ba't ngayon, magpapakita siya? Pero pansin niyo hindi sa lahat pa. Okay, kanino lang, pinili niya. Ito pong tatlong to, ay paulit-ulit po yung pangalan ng tatlong niya, Peter, James, John. Kasi sila po yung madalas kasama ni Jesus. Mas madalas pa doon sa 12. Okay? O doon sa 12 minus 3. Ilan yan? 9. Okay, yun si Siam.
nasa core din yun kasi 12 disciples, well, of apostles eh. Doon isa nga Judas. Pero itong tatlong to, ito yung mas madalas. Ang naalala ko yung, especially yung kay Jairus, yung anak ni Jairus. Alala niyo ba yun? Or Jairus. Ang nangyari sa anak niya, babae, namatay, patay. So ngayon, pinuntahan ng Panginoon, anong ginawa niya? So, bubuhayin ko yun, no? Tulog lang yun. Ha, naalala niyo yung kwento? So, ano ginawa sa kanya ng mga tao? O, hindi naman sila naniniwala kay Jesus. Hindi sila naniniwala kayang gawin ng tao yun. Iba na, nabalitaan siguro ng ginawa niya nung nagpakain ng 2,000 tuloy. 4,000, 5,000. Pero iba yung mabubuhay mo yung patay eh. Diba? So kaya yung iba, dinaniwala to the point na tinawanan siya. Tinawanan siya. So hindi ko alam, malamang yung siyam andun. Kasi kasama niya rin yun eh. So baka nagtawa din. Kaya naalala ko dun, ang sinama lang niya yung tatlo. Okay? At parang hinagis yung mga tayong mga tao dun eh. Ayun yung maniwala. Sige, dun na kayo! Ang natira, siyempre si Jairus, yung asawa, na nagkakamali, pero itong tatlong to. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi pinapakita sa lahat ng tao. Okay? Dahil ganun nga, hindi maintindihan, matitisod lang, or hindi pa sila karapat-dapat. Naintindihan niyo po yun? Kaya ganun din, kahit sa church natin, may mga bagay na hindi binabanggit sa lahat. Pero halos nabanggit ko lahat, pero mabilis lang. Pero ibang bagay kasi, pinagkakatiwala sa mga kinakaintindi rin. Amen? At ganun na, pag nag-soul winning tayo, hindi natin papaano yung buong wisdom ng salita ng Diyos eh. The whole counsel of God, di naman natin na-expound sa soul winning, di ba? Kasi yun palang para sa kanila, maligtas muna sila. Pero sa church, ayan, todo tayo dito sa pag-aaral at sa pag-reveal ng mga wisdom ng Panginoon. Ganun kasi yun eh. So anyway, gusto ko sabihin dito, I believe ang Panginoon ay humble, pero pina-experience niya to later, maaalala to ni Peter, babanggitin niya sa kanyang letter, at napakagandang mga verses yon, may kinalaman sa scripture. Amen? Amen. So ano nangyari dito? So balik tanawa lang natin, nangyari, iniwanan niya iba, pero to Peter, James, and John, sinama niya ngayon sa bundok. Okay? So hindi ko alam kung gano'n baka high yun. Anong alam niyong high mountain? Huwag na siguro Everest. Matay ka dun, hindi ka marunong eh. Pero dito, ano ba yung mataas na bundok na akit na natin? Lagundi, yun. Hindi pa mataas yun. Pero expect mo mga, ano ba na akit yung bundok? Ito kahit dito, ito itong nasa matayo dito. Timberland. Eh, sinaksa ka, tama. Ang taas din, ano. Pero may nilakad lang kami sa bandang Manggahan. Nilakad lang namin, may grotto doon. Nilakad lang, tagal yung taas din. But anyway, sila lang sinama at ano nangyari? Si Jesus, talagang pinakita niya yun. Ano siya yung na-transfigure? Pag sinabi na transfigure, trans means across ata, di ba? Then figure. Nag-iba yung kanyang itsura. So anong gusto natin sabihin dito at ang description dito? Una siya, pati yung kanyang damit ay nagniningning. Napakaputi. Mas puti pa sa puti. Puti ba yung snow? Di ba? Kahit yung yellow, puti yan eh. Lalo pag may bubbles. Puting-puti. Ang linis. So, ganun daw ang kanyang damit at siya mismo. So, as no fuller on earth can white. Ano yung fuller? Tinga. Ano yung fuller? Hindi. Trabaho po yung fuller. Yung fuller is yun yung nagpapaputi ng damit. Hindi ako nagkakamali yung madalas kasi yung nabagi sa Bible eh, yung fuller's field. Okay. Ibig sabihin lang ng parang yun yung saan kapaputi ng wool yan eh. Okay? Alam niyo yung wool? Alam ganun. Ayan. Pero dito, mas maputi na sa wool, mas maputi pa sa snow. So, puti. Okay? So, anong gusto niya sabihin dito? Of course, si Jesus ay hindi pangkaraniwan. Amen? Sa kabanala, wala kang masasabi sa kanya. Eh, napaka-importante po nito. Pag hindi mo naintindihan to, may hirap pa nga intindihan ng maraming bagay. For example, kung naman, tingin mo kay Jesus, nagkasala din. O, paano yun? Una, hindi niya pwede pagbayaran yung ating kasalanan. Lahat tayo. Hindi pwede yun kasi ang pagbabayaran niya, kasalanan niya lang.
Hindi siya pwedeng katulad nung pinipicture sa Bible na yung naglilinis ng kasalanan, yung hayop na walang blemish, siya yung i-offer. Kasi yung picture niyan, ginagawa dati yun, di ba, sa Old Testament, pinapatay yung lamb para sa kasalanan ng buong sanlibutan ng Israel. Okay? Pero later, si Jesus pala yung papatay, wala siyang kasalanan, na siya yung papatay para sa kasalanan ng buong mundo, ng buong sangkatauhan. So, yun po ang picture doon. Okay? So, malinis siya, hindi siya nagkasala, at talagang napakaputi. So, ano yung obvious na implication nun? Nagbabago yung itsura niya, di ba? Ibig sabihin, kunwari, si yung mga ano na lang, yung mga napanood natin, sino ba nagbabago ng anyo dyan? May Superman, di ba? Tao lang. So, mamaya, so, pag nalaman mo na nagbabago ng ano to, anong impression mo sa kanya? So, hindi siya basta tao lang. Kasi nagbabago siya eh. So, I believe ito yung pinapakita sa atin dito. Again, di pinakita nung time na yon sa lahat. At sinabi pa rin ni Jesus sa kanila, uy, huwag niyo muna sabihin sa iba yan. Darating yung panahon na, saan na ba yun? Na, ito to. Hindi sinabi. Okay, hindi sinabi sa Mark, no? Pero sa ibang place, sinabi po yan na huwag niyo muna isabihin. Pag siya ay na-glorified na, hindi pinag-usapan natin ngayon, siya ay namatay, mayroon na buhay, okay, sa kanila sasabihin yon. Amen? Amen? So, yan ang unang gusto natin makita sa glorified Christ. Ibig sabihin, hindi siya kapangkaraniwan. Huwag mo siyang tatuhin, parang katulad mo lang. O, tol, kamusta ka dyan? Pag-try mo ako dyan, bro, ha? Di ba may mga ganun? Loko-loko itong mga yan, eh. Sinasabi sa inyo. May mga gawa nun. Mga pakulkul lang yung mga yan. Pero binababa nila ang Panginoon. Pag sila ay, pag gano'n, pag bro-bro. Anong bro? Ulo ko. So sana nakukuha natin yung ating pinag-aaralan. Mataas ang Panginoon sa atin. Siya ay Panginoon. Siya ay Diyos. At siya ay mataas. Siya ay glorified. The next... Hindi ko na-urahas yung sarili ko. Sorry. Nakailan na po ako? 24. Okay. So, another 30 po. So, ano naman yung si Jesus mismo kasi nakita ng mata ng mga disipulo. Okay? So, alam nila. Hindi ito pang karaniwan. So, si Jesus naman kasi baka sabihin natin eh, tinataas siya ni Peter, ni James, at saka si John. Pero si Jesus mismo, siya humble siya. Hindi, ano ba yung tingin niya sa sarili niya? Tingnan natin dito sa John. John 1. Let's see. Mamaya tayo sa Revelation. May sabi dito, makibasa, ready, go. And he saith unto him, verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Yung nakausap niya dito, ito po yung, yan sina Philip. So, ito po yung tinatawag niya pa lang eh. Ngayon, si Philip magaling din kasi nakita niya malayo si Jesus kasi sabi, may sabi sa kanya, uy, nakita namin yung Messiah. O, sige, puntahan natin. Eh di, malayo pa lang, nakita niya na si Jesus, nakita rin siya ni Jesus. Kaya sabi dito, so naniwala agad no si Nathaniel. Bakit daw? Kasi nung nakita kita sa fig tree. So hindi mo alam kung ano yung sabihin nun. Pero kasi may mga balita na si Philip sa kanya about Jesus. Okay? So parang may ano dito, may namimiss ako dito. Pero basta humanga siya kay Jesus. Yun lang ano dito. Eh, sabi ni Jesus, baba, parang baba mo naman yun lang. Parang ganun. Wala ka pa nakikita. Amen? Nakita mo nga, wala pa yan. Kaya sabi niya, hereafter ye shall see heaven open and angels of God ascending and descending upon the Son of Man. So ano ba yung mga angels? Hindi yung pangaraniwang nila lang. Yan ay mga ministers ng Panginoon, Diyos.
Tapos bababa at parang, kumbaga, parang ano yung minister. Ano ginagawa kung nagmi-minister ka? Parang nakakita na ba kayo ng mayaman na ano? Anong kilala niyo ng ano? Mayaman. Sobrang ang daming utosan. Mga ganyan lang yun dyan. Tapos mayroong bubulong. Alam na yun. Diba? Hindi nagte-text nga yan eh. May taga-text yan. May taga-call din yan. Ganun siya yung Diyos. Ay, Diyos. Yung mga alam mo na, yung mga mayaman tao. Kaya minsan ako, pinapractice ko dito yan. Kaya, konti lang, mga anak ko lang, di ba? Ay, misis, para alam nila na ganun talaga yung kalakaran. Eh, matutulungan ka rin naman nun, di ba? Kung sino yung boss mo, kung sunod ka, di tulungan ka rin niya. So, ganun yung, ang Panginoon, hindi basta-basta tao, okay? Sino yung mga minister niya? Mga anghel! So, anong gusto ko sabihin dito? Ha? Hindi basta tao si Jesus. Amen? Amen. Hindi ito basta-basta. So, huwag natin siyang gagawin, bro. Dapat purihin mo siya. Paglingkuran mo siya. Ando yung takot mo. Magalit siya. Diba? Sabi sa Psalms 2. Tignan natin dun. Yung papuri nasa kanya. Pati yung takot. Sana makita ko yun. Yan. So, sinasabi actually dito, si Jesus, matakot sa kanya yung lahat ng tao. Okay? So, paglingkuran siya ng may takot at panginginig. At paano sabing si Jesus yan? O, sino bang anak ng Diyos? So, kaya sabi dyan, paibasa nyo, let it go. This is the Son, let he be angry, and he perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him. May sasayin ko, ha? Sabihin nung kiss, yung sabihin lang, again, huwag siyang baliwalain. Kapag kinikiss mo, mahal mo, tsaka, sabihin, ginagalang mo, ganyan. Sabi dyan, lest he be angry. Yung sabihin nun, iwasan mo siya, magalit. And he perish from the way. Pag nagalit daw siya, eh pwede siyang gawin sa'yo. Hindi yan ba yan? So, dapat galangin natin yung Panginoon. Sabi, when his wrath is kindled but a little. So, Tagalog. Sabihin, konting galit pa lang niya, parang pitik pa lang, eh paano kung sinuntok ka eh, hindi ka na kasi kailangan suntokin eh. Parang imagine lang, pinitik ka lang, perish ka na. So kaya dapat, wag na wag. Naintindihan niyo ba yung sabi ko? Yes. Wag na wag niyo nga hayaan ng Panginoon magalit sa iyo. Ano yung pwede yung magalit? Ano yung pwede yung gawin? Marami ka pwede yung magawa. Nagagagalit niya, di ba? So wag. So iwasan natin yun. Kaya sabi dito, ang kabaligtaran, blessed are all they that put their trust in. So, magtiwala tayo sa Panginoon. So, medyo malawak itong Psalms 20, sa Psalms 2. Relatable yan even sa end times. Pero, balik tayo sa ating text, no? Saan ba tayo sa John? Okay. E sabi dyan, ang tingin ng mga disipulo na sa kanya, mataas kasi nakita nilang ngayon glory even sa panahon dito sa lupa. Pangalawa, si Jesus mismo! Okay? Mataas ang tingin niya sa sarili niya. Hindi yung mga yabang, ha? Mataas talaga kasi ang ministeryo niya, mga anghel eh. So gusto ko maintindihan natin yan. Amen? Amen. Next. Si Paul naman. Anong tingin ni Paul? Kasi nakita niya pong Panginoon, literal. So anong perspective niya kay Jesus? Ready, paibasa po, ready, go. Amen. Voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for me to be against the pricks. Sorry, dito pala, no? Sabi niya ako na lang, as he journeyed, he came near to the mountain. Suddenly, there shined round about him in a light from heaven. Okay, nasa si Jesus? Heaven, sabi dyan, nagkasalita siya. Nasa langit siya, tapos nakikinig siya sa lupa. Okay? Sabi dyan, sabi dito, so again, ang context nito, si Saul, pinapatay niya yung mga mananampalatayan kay Jesus. Ngayon, pwede rin siya patayin ni Jesus, kahit anytime. Kung nasa langit siya, nasa lupa si Saul, di ba? Kutusan niya lang yun, pitikin niya lang, patay yun eh. Pero ang nakita natin dito, kinawaan siya, alam niyo na nangyari kay Saul, later ginamit siya ng Diyos. Pero,
gusto natin makita dito, sabi dito, it is hard for thee to kick against the pricks. So, alam nyo ba yung pricks? Medyo basic English siya. Pag sinabi yung pricks, parang nakakatusok. So, pwedeng panusok. Anong alam yung panusok? Tinido. Tinido na malaki. Okay, hindi, malaki-laki. Kutsilyo. Taga. O kaya matulis na stick. O kaya spear, di ba? O kaya matulis lang na stick na malaki. So, anong gagawin mo doon? Pag tinutusok ka na, anong gagawin mo? Tatadya ka mo. Isa-isa mo hindi mo gagawin, di ba? Kasi nga, mahirap yun eh. So, yung kinukumpara po dito, again, sinabi ko na yung context, si Jesus, kakalabanin ba ni Paul lang Diyos? Ginagawa niya yun, pero hindi yun madali. Pero sa palagay niya, nung una, kala niya nananalo na siya eh. Imagine niyo si Saul, pinapatay, dami niya napatay, pero kung dumadami, alam niyo, napansin niyo yung mga kulto, ganyan eh. Yung alam nila, wala yung katotohanan sa kanila. Anong gagamitin nila? Yung mga Muslim, anong ginawa nila? Ay, mga katolik yun, di na pumapatay. Dati yun. Ah, ngayon yun. Kasi hindi na sila inalaw ng Diyos ngayon. Pero dati, ginamit nila yan, dahas. Pero lalong dumadami, yung mga Kristiyano. So, yung sabihin nito, sino makapangyarihan ngayon? Yung tao na sabihin mo may kapangyarihan, kahit pa, emperor ka pa, kaya mo bang kalabanin ng Diyos? Kaya mo, pero hindi ka mananalo. So, hindi ka mananalo, kaya sabi dito ng Panginoon kay Saul, kasi nga later, gagamitin siya, balak ng Diyos na gamitin siya, pinarealize ng Panginoon sa kanya, hoy, hihirapan ka, talagang lalo ka pang mahihirapan, hindi mo kaya yan. So, ang gusto ko sabihin dito, ngayon ano, sa perspective ni Saul, the persecutor, nung panahon na yan, ano siya, mataas siya. Amen? Kahit ngayon, pag meron po sa ating mini-minimize si Jesus, eh mga kulto na yan, at even mga, even kahit mga kapwa mo Kristiyano, na alam natin dahil natin pinaglilingkuran ng Panginoon, eh hindi na masyado. Huwag na masyado. Ano, araw-araw na lang. Ano, basa na naman. Pray pa, purihin pa. Diba? Kasi pag pray ka ng tama, una niyan po, papuri muna eh. Ganun. Kailangan ba yun? Yan, obviously may OA din. Katulad ng ginagawa ng iba na hindi naman kailangan, di ba? Hindi, magtatalunan pa. Ay, kailangan talong ka kasi dapat lahat, ibigay mo lahat. Eh, tama dapat. O, puri ba siya na pag nagsayaw ka? Kunwari, asal pa siya sa'yo, di ba? So, again, gusto natin papurihan ng Panginoon sa lahat ng magagawa natin. Pero nakita na yung salita ng Diyos, ang gusto niya, aralin natin, tapos gawin natin yung kanyang kalooban. Yun, tuwan-tuwa siya doon. At ang pinaka-example natin again, soul winning. Tsaka ito, preaching. Napakahirap kahapon. Ganun na-realize ko na naman. Ako, ilang taong kaya titinuhin itong mga to. Buti si Andrea, amen. Patuloy pa rin. Yung iba, talagang ewan ko, may nabulungan lang, tinamad. Kahit sa ating iba, di ba? Minsan, na-imagine ko, kaya pinag-pray ko kayo. Sa, hindi na mabulungan ito na, church-church ka pa dyan. Di ba? Kaya nga salamat, dito pa rin si Roble, ang tatay June. Yung pag-asa ng pamilya mo, bad. Pero minsan, kahit wala ka, bad. Ganun yan. Ako, hindi ako lumaki ng tatay ko, eh. Pero pinag-pray ko, amen? Kaya naman, kaso mas malakas pag yung tatay ang nag-alalay sa pamilya. So, ba't kasi sabi yan? Kasi nga, ganito. Yung mga kulto, di ba? So, ginagawa nila, katulad niyang simpleng bagay na lang, di ba? Pag pinotray mo si Jesus, long hair. Lagi yun. At pag may pastor pa ito sinabihan ko, ha? O di, kesyo, ay, na-bless ako sa nag-drawing ng, alam niyo ba yun? Yung parang mga, yung mga contest-contest ba? Yung pinagpapanood din itong mga pastor. Ayun, well, pinanood yung, ang gulo nyo, na-bless ako kasi dinawin nyo si Jesus pabaliktad. Eh, magaling talaga mag-drawing, wala kang duda doon. Pero una, nung binaliktad, long hair eh. Sabi ko, hindi si Jesus yan. Ano, naghahanap lang ba ang away? O gusto natin kalabanin yung idea itong mga pagano at even mga mababaw na Kristiyano, ano, hindi nila napansin yun kung binabasa nila yung Bible, sinabi yung nakakahiya ang lalaki pag mahaba buhok eh. Sinabi yun ni Saul, ni Paul.
At andun pa yung mga, buhay pa yung mga, isa yun ang katotohanan. Imposible yung mga bambong ni Jesus, pero ba't ganun yung pinuportray siya ngayon? Amen? Kahit minsan yung mga Baptist, ay iniiwasan natin yan, kahit kung nakakuha ko na, gusto mo ilagay sa PowerPoint, ay kukuha ko ng picture ni Jesus as long hair, wag na. The first place, hindi mo kailangan. Amen? Ay, sa superbook eh, no? Ganun kasi talaga, wala, nasanay na eh. Pero even mga bagay na kinasanayan niya, hindi natin tinotolerate yan. Amen? At ang actually gusto ko sabihin pa doon, ganito nga, ang hirap kalabanin kasi ng Panginoon. Kaya, ang napansin ko nung batang Kristiyano ako, yung mga, kahit mga kalaban niya, hindi makalaban sa kanyang ginagawa, sinakyan na lang yung kanyang religion. Okay, yun ang gusto ko sabihin doon eh. Kasi narealize ko po yun, nung batang Kristiyano ako, ganito. So, alam ko, maraming peke, maraming kulto. Pero isip-isip ko, bakit nila, maraming katoliko, eh bakit parang nila sinasamba si Jesus? Yun ang tanong, eh ba't di nila sila mag-all out sa demonyo, di ba? Kasi I believe, ito yung gusto kong sabihin dito, ang Panginoon, napaka-makapangyarihan niya. Kahit galit na galit ka sa kanya, wala kang magawa, kundi mag-submit. Hindi mo pwedeng lokohin siya. Eh, kailan lang, mayroong baklang alam niya na, yung sino, hindi ko nabang yung pangalan. Eh, sabi doon, ano nga daw siya, di ba? Persona non grata, sa isip-isip ko lang, lahat dapat ang bakla eh. Pero sa kanila, ganun. Parang gusto nila kasing i-compartmentalize. Compartmentalize. Na may mga baklang, hindi katanggap-tanggap. May mga baklang, katanggap-tanggap. Kasi hindi naman sila katulad nito, di ba? Mas mali. Anyway, still, gusto ko sabihin dito, bakit yung mga Katoliko, yun, pinagtatanggol ko kasi si Jesus kasi kaya itong baklang to, yan na, i-bash natin. Kasi, yun na si Jesus. Eh, kaso, peke rin yung Jesus nila. Gusto ko sabihin again, makapangalian ng Panginoon to the point na even mga kalaban niya, mga pagano at kunwari Kristiyano, mababaw ng Kristiyano, still, hindi siya kayang i-oppose. Okay? So, sana nakuha niyo po yung point na yun. Nakapangyarihan ng Panginoon. Even si Paul at that time, makapangyarihan siya. Hindi siya nakalaban, wala siya nagawa, bandang uli, bumaliktad siya. At sana ganyan din tayo, amen? May mga time po na minsan, even yung kalooban mo, pinipilit mo sa Panginoon, ayaw niya nga, ang lino sa Bible, anong gagawin mo? So, huwag ka na lumaban. And then, second to the last. So po, yan ang glorified Christ. Nasa langit na siya, nagsasalita dito. Kung gusto niya, makikilig natin siya. So sa panahon natin ngayon, siya ay ano na eh. Pinili niyang gamitin yung salita niya tsaka yung mga lingkod niya. Okay? Pero again, I believe, wala akong duda kung gusto niya bumaba ngayon dito, kausapin si DM. Hoy, DM! Pero again, hindi niya gagawin yun. Walang use eh, di ba? Pero kung gusto niya, gagawin niya. Pero hindi niya gagawin. So dito man tayo, talunan natin yung ating pinaka main verse. Ito yung triumphal entry niya. Okay, sa Revelation 19. Okay, dito hindi second coming to ha. Third coming na to. Okay, pumunta na siya sa rapture eh. Na-capture na tayo. Pero dito, labanan. Okay? Kaya sabi dito, ready, go. His eyes were as a flame. Sorry. 11 muna. Ready, go. And I saw heaven opened, and behold a white horse. And he that sat upon him was called Faithful and True. And in righteousness he doth judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns. And he had a name written, that no man knew but Jesus. Okay, so later sabihin yung name niya is the Word of God. But anyway, sabi dyan, ano yung pinipicture dyan? Ulit, galing siya sa langit. May paglaban siya. White horse, nakasakay siya, no? So yung horse po dati ay kahit ngayon eh. Again, yung feed ko, puro mga hayop na nag-ano. Yung bull, napakalakas pala niyan. Iba kasi pinaglalaro niyong bull eh. So bandang huli, yun, pag nasuwag, pilay-pilay eh. Anyway, yung horse, halos ganyan din katangkad dyan. Kaya pag ikaw ay nakikipaglaban, parang ano po yan, parang latest technology yan sa kanila.
kung ano bang malakas ngayon, tanke? Okay? Or ano na ngayon? Alam ko, mga ano na eh, jet, fighter jet, yun ang pinakamahal na, kasi yung pag nakasakay ka doon, makapangyarihan ka, di ba? Magagawa mo yung magagawa mo. But anyway, yun ang pinipicture nito, ganun. So siya ay nasa, nakasakay, kung saan siya ay glorified, no? Siya ay puti. Gusto kong pansinin, mamaya na tayo sa implication nito sa spiritually, pero gusto kong pinasabi dyan, make war. So sino yung nakikipag-make war? Sino yung paglaban? So pansinin nyo yung mga tayo, wala tayong baril, wala tayong ano, hindi, madalas ay hindi, maganda no, hindi tayo makipaglaban kasi wala tayong makayanan, wala tayong dahilan din. Yung mga nakikipaglaban dyan, nakikipagdigma, ano, madalas ay hindi, sila yung may kapangyarihan, di ba? Sa yun, kaya nakipaggera kasi mayabang din eh. Kung alam nyo yung sa Russia ngayon, ganun yun. Bakit mo ginira yung ano? Ukraine. Wala ibang sasabihin niya kasi parang tinetreten niya kami, ha? Paano? Gagastos yun ng malaki. Mamamatay yung mga tao niya dahil lang tinetreten mo naman ako eh. Eh dapat malakas ako eh. Ganun yun, yun na yun, dahilan nun. So gusto ko sabihin dito, si Jesus, ano, may kakayanan siya. Amen? Imagine mo na yung pinakamakapangyarihan ngayon. Sino ang mapangyarihan ngayon? Parang si Putin nga eh. Kasi si US, iba yung kalakaran dyan eh. Eh sabihin na lang natin ganun, mapangyarihan yung US. Hindi yan basta-basta. I mean, they are, makapangyarihan. Yun ang sasabihin. And his eyes was a flame of fire, and in his head were many crowns. So again, sa panahon nila, yung crown ang nag-symbolize siya ng kaharian. Okay? Ikaw yung masusunod. Makapangyarihan siya. Eh, hindi lang isa, dalawa. Many. Kaya ang tawag sa kanya, King of Kings and Lord of Lords. So, kahanga-hanga pa, Panginoon? Amen. Dapat ganun. Never nyo. Sa bibig natin, even sa biro. Okay, oh, si JC, oh. Diba, ganun eh. Natin bibiro yan. Amen? Hindi mo siya ibababa. Dahil ang portrayal sa kanya ng Bible, napakadakila niya. Napakatalino, napakalakas. At later siya yung mananalo. At siya yung maglilid sa atin sa katagumpayan. Siya yung magliligtas nga ng kaluluwa natin. Amen? Amen. Lagi natin na-emphasize sa soul winning. Siya yung magliligtas sa'yo. Naniniwala ka ba doon? O depende na sa kanya yon. Ako sinabi ko lang totoo at sinabi sa Bible. Pero kailangan nyo emphasize yun kasi dapat magkaroon siyang tiwala dito kay Jesus Christ. Amen? So ngayon, gusto kong pansinin dito, kahit siya'y dakila, malakas, makapangyarihan, pansinin niyo yung ibang verse dito, nag-focus sa ibang bagay, di ba? Una siya dyan, say faithful and true, and in righteousness, that judge and make war. So hindi lang siya basta judge at hindi lang siya make war, katulad ni Putin, eh ba't kayo magigera? Mauubos ang pera niyo dyan, di ba? Gastos kayo. Eh kasi tinetreaten kami. Dapat ako yung ano, Russia, Russian Empire. Ganun lang yan. Kaya si Jesus, pag siya'y nanakop, siya'y pumatay, at may pinatay, may sinira, gagawin niya yun sa being true and faithful niya. Ibig sabihin, hindi siya yung katuloy ni Putin na wala lang kasi na ano ko eh, parang hinaan ako sarili ko eh, nahihiraan iba sa akin eh. Kaya maigyan ako, parang patunayan kong pogi ako, malakas ako. Ang Panginoon, pag nag-gera siya, at again, sa pagpino, ang dami niya ilalagay sa impyerno. Amen? Maraming siya papatayin dito. Mga unbeliever, lalo mga kalaban niya, ang dami niya papatayin. Pero maganda dito ang focus natin, siya ay faithful. Kung talagang may ligtas dyan, sabi ating, talagang naloko lang, pero ligtas, naligtas. Liligtas niya yan. Hindi siya yung tipong, na gusto kong patayin lahat, ano, mas marami. Alam mo, mukha kang malakas. Hindi siya ganun. So, andun yung katotohanan, katapatan, yun ang gagamitin niya. At sabi dito, ngayon na po yun. Yung sabi niya dito, meron siyang pangalan na walang ibang nakakaalam. Pero tayo, malalaman natin. Kasi sinabi niya eh. Diba? Ano yung pangalan niya daw? And he was clothed with a vesture dipped with blood. Walang duda si Jesus yan. Kaya sabi dito, and his name is called the Word of God. So ngayon, pinag-uusapan natin, galangin natin si Jesus, makapangyarihan siya. Sandali, anong pangalan niya?
the Word of God. So never. Kaya again, nabanggit ko sa inyo kanina, ako medyo nag-aano na kayo abante kasi baka pastor, baka nakarinig sa iyo ganyan. Minamak mo yan, eh, ganyan yan, ganyan yan. Ano nga, sabihin ko, ay sorry po. Eh, actually na, yung mayaman yan, magaling yan si abante. Salamat po sa Baptist Day. Ganun ba yun? So ba't ko minamak yan? Kasi meron siyang offense sa salita ng Diyos. At maraming matitisod dahil sa kanya. So, biruin mo may mali daw yung Bible, oh, paano yan? So, sinong Panginoon ito? Hindi ko alam. So, sinasabi natin ng Panginoong Jesus ay hindi dapat bastusin in any way, kahit konting ibabaw mo lang siya. Eh, ganun din yung salita ng Diyos. Amen? So, yun po yun. Yun ang pangalan niya. Yun ang tawag sa kanya. Kasi sabi din sa John 1, eh, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. So, ang lakas po ng emphasis sa salita ng Diyos pag inano mo yan kay Jesus Christ. Amen? So, tapusin na natin to. Tama mo ba? Nakailaminis na ako. Wow. 48. Okay, mali yung mat ko. Pero sige, okay lang. Ito po yung binasa natin kanina. Sa introduction po ng Book of Revelation, ang bida, of course, sa buong Bible si Jesus. Pero dito, bago po sabihin dito, ang ganda nung ano ng Revelation eh, introduction. And then, kakusapin mo na yung mga churches. Kasi yan ang sentro ng kalooban ng Diyos, nagpapatupad sa kalooban ng Diyos. So kung medyo may something na problem sa church, may problema din yung mga tao. Kung ito yung maliligtas, hindi siya masyado may tataas ang Panginoon. Sa Revelation 4 naman yun. Okay? Kaya, and then sa 5, medyo may konting pause. And then sa 6, doon na. Hinusgaan na yung mga datusgaan. Kaya ngayon, dito tayo sa... Nubisi tayo kanina, diniscribe po si Jesus. So again, ang title natin ay As the Sun Shineth in His Strength. Okay? So ibig sabihin, hindi lang to umaga, hindi to hapon. Ano? Alas 12. Talagang init. Kanina hapon, ang init na naman, di ba? So na-imagine sana natin yan. So anyway, siya ay nakita ni John. At ang isa sa mga siyang ginawa, yung mga candlestick, later sabihin yung mga church. Pero, ang sabi dito, na-describe nga siya from 13 hanggang 16 nating verse, no? Sabi dyan, siya ay... So, meron siyang damit. So, again, kaya ang importante yung damit. So, again, di naman tayo payamanan dito, pero maganda nga sa panahon natin yun, kahit mahirap ka, pwede ka magkaroon ng magandang mga... Kasi di ba yun ang panahon natin ngayon eh. Basta maayos ka lang, huwag mong dumihan, labahan mo, okay na yan eh. Amen? Kasi importante po ang damit. Yung sinasabi dito, ba't siya sinasabi may damit siya? Kasi, ibig sabihin, importante yun sa itsura ng tao. So, down to the foot and girt about the paps with the golden girdle. So, ginto. So, ibig sabihin, mayaman, either mayaman, may makapangyarihan. Amen? His head and his hairs were light, white. Kanina, ano yung white? Kanina, snow. Ito naman, wool, tsaka snow. So, binanggit din yung kanina, sa Revelation 19, ito naman, sa 1, eyes were flame of fire. Ano sabihin nun? Ano bang apoy? Magko-consume yan, di ba? Nakakita ka na ba ng nanay mo? Tingnan mo ngayon. Tingnan mo yung nanay mo. Ano sabihin nung makuha ka sa tingin? Di ba? Ang tingin, matindi yan eh. Depende, di ba? So, minsan ayaw ka nang paluin muna, pero makuha ka sa tingin, sabihin, may mga tingin na nakakatunaw, di ba? Nakakamatay. We are thinking figuratively speaking. Kasi si Jesus, kasi sabi dito, yung mata niya, di ba? Alam nyo, kahit yung mga unbeliever, kahit believer alike, diba, nabanggit mo lang yung salita ng Diyos, ano nangyayari sa kanila, sa atin, even. Natakot ka na eh. At least may level of fear. Kasi ganoon ang Panginoon. Hindi siya basta-basta ang tao lang. Na ano bang opinion ni Jesus? Hindi. Siya ay Panginoon, siya ay Diyos. At siya ay talaga sumigat sa buong mundo. Okay? So hindi siya basta-basta. Kaya tingin niya pa lang, eh dapat may takot na tayo. And then yung feet like fine brass. Ano yung brass? Matibay, matigas. Tapos ginagamit sa gera, kung alam niyo po yan, bukod sa iron,
ginagamit yung brass, matigas po yan. Ang patigas ng ano-ano. Tapos meron mas magaan sa iron. So, ibig sabihin, panglaban po yan. Pero hindi lang, sabi dito, as they burn in a furnace. Ibig sabihin, again, sa mga feed ko, may inaano silang ano eh, yung iniinit niya yung ball. Nilalaro niya kasi may mga ano itong mga ito eh. May mga resources, alam magawa, alam niya sa YouTube, saka sa ano. Pinapakita lang, at least nakikita natin, anong nangyayari pag may nagbabagang ano, kung ano man yan, brass o iron. So, sinubukan niya, una sa yellow, syempre, yung yellow, kahit malamig yun. Di ba? Mubula, iba naman, nilalagay niya sa kahit saan, sa papel, nasusunog po yan. Sobrang init eh, tapos bakal yun, okay? So, ganun po ang tinutukoy sa paan ng Diyos, ni Jesus. Ay, may sunog sabihin nun. So, kaya niya sirain lahat. Okay? Hindi pa natapos yun. Yung boses niya. Nakakita, may office mate ako yung boses niya, lalaki. Pero ano, parang... Hindi ko alam siguro, parang meron siya si... Hindi ito. Hey, sir! Natatakot ka ba doon? Buti nga, walang tumatawa sa kanya kasi may sakit siguro eh. Pero, mas matatawa ka eh, di ba? Pero hindi mo gagalangin, di ba? Kaya po yung mga mga galing speaker at ano, yan. Marunong sila mag-ganong boses. But anyway, ang Panginoon, ang boses niya ay, ito yung mga lalaki, dapat masanay din kayong ganun. Amen? Command, dapat kayo ng respect, ang boses niyo, hindi kayo parang bading. Okay? Alam nyo na, babae. Eh, yung Panginoon, ang boses niya daw, ano? Katulad ng maraming tubig. So, yung tubig, hindi naman malakas yan, eh. Pero pag marami, pakinggan nyo yung, ano, nasa dagat. Pag umahataw yan sa, ano, matatakot ka, eh. Eh, umuulan nga lang, di ba? Natatakot ka na. Lalo pag umubuto, isipin mo, ano, magugunaw na ang mundo, di ba? So, ganun ang boss na. So, obviously, ito ay, ano po, figurative. So, pwede na sabihin, kahit itong mga atheists, takot yan sa Diyos, maniwala kayo. Gamitin mo lang yung salita ng Diyos na tama. Takot yan. Kasi yung mga sasabihin mo, alam na siya. Alam niya, at marami na nagsabi sa kanya noon, pinatigas siya na yung puso niya. Okay? So, pero again, nakakatakot ang Panginoon. Amen? Sabi dyan, as he had his right hand, 7 stars out of his mouth. Sabi kanina, voice. Yung mismong voice niya, parang many waters. Pero yung nasa bibig niya, matalas na two-edged sword. So, obviously, ito figurative talaga eh. Salita ng Diyos yung tinutukoy dyan. Amen? Sabi nyo kayong Hebrews 4:12. The word of God is sweet and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrows, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Sabi eh, nasa two-edged sword. So, ibig sabihin, salita talaga ng Diyos ang emphasis natin. Amen? Napaka makapangyarihan yan. And then, yung itsura niya, parang araw. Sinong tumingin na dito sa araw, tirik na tirik? Diba? Butas ang, ano mo, mata mo, sira yan. Ano yung gagawin? So, ganun daw ang Panginoon, hindi mo siya matingnan. Kaya, again, pinag-aaral natin, ang glorified Christ. Hindi mo siya basta-basta matitingnan. Napaka-glorious niya. Okay? Yung katawan niya, hindi basta katawan na. Pinalitan na. Binago. Napakaganda. Hindi lang matibay. Kasi hindi lahat ng matigas, matibay, maganda eh. Okay? Kaya, malala ko yung ating pag-aaral. Saglit na lang po, no? Para sa mga science geek. Nung nag-aaral kami ng biology noon, meron kaming tinatawag na, pinag-aralan namin yung cells. Diba? So, ano bang gusto mo sa balat? Gusto mo sobrang tigas lang? Depende sa parte, diba? So, gusto mo, yung ibang balat mo, gusto mo sensitive para maramdaman mo kung ano meron. Diba? Pag ginawa ka mo, alam mo agad, may, ano ba yun? Diba? Madumi, kung ano man yan. So, kaya daw yung property daw ng cells, matibay, in a way, pero in a way, may mga pwede siyang papasukin kung gusto niya.
Ayan, tawag noon is, ano yung property ng cell? Cell membrane. Semi-permeable, yung sabihin noon. Yung sabihin, hindi siya talaga basta-basta mapapasok, pero pwedeng mapasok. So may property siyang ganun. So gusto ko lang, kinumpara ko lang sa katawan natin ngayon, hindi natin gusto laging bakal, mabigat na masyado. Diba? So may mga, pag nag-martial arts, sino mananalo? Yung malaki o yung mabilis? O, depende kung gano'ng kabilis, gano'ng kalaki. So yung combination ng tamang ayos ng katawan, diba? At talino din. So kaya yung Panginoon ngayon, hindi na siya just physical body. Physical pa rin kasi mayroong ano, nakikita siya na nararamdaman. Kumakain nga eh. So makakapanapak pa yun, diba? So pero glorified body, napakaganda. At ang kanya, pag tinignan mo siya this time ha, para siyang araw na napakaganda, napakaliwanag kung gusto niya. Amen? So yan ang glorified Christ. So ngayon, anong dapat paggalang meron tayo sa Panginoon? Hinga. Ito, basahin 17. Ready, go. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. Ano naramdaman niya ni John? Andun yung halo-halo na paghanga, kilabot, andun yung takot eh. Anong gagawin sa akin dito sa mata ko? Hindi ko matingnan. Di ba? Kaya ang proper natin, yung galangin natin siya. Amen? Hindi ko naman sinabi, lagi ka nakatihaya na lang. Lord, ako, hindi nga ako i-ano na lagi tayong nakatihaya eh. Obviously, may pinipicture to. Kasi talagang wala kang magawa. Napakabanal niya. Amen? Amen. Kabaliktaran ang ginagawa sa kanya ng marami. Hindi siya ginagalang, hindi nga siya sinusunod. Iba, binabaloktot pa yung salita ng Diyos para masunod yun sa kanila. Grabe, pambabastos yun. Amen? Amen. So sana tayo yung maging proper yung ating attitude sa Panginoon. Amen? Purihin siya. Siya'y dakila. Galangin natin siya. Pero alam niyo yung pinakagusto niya. Sundin natin gusto niya. Yun po yun. I'm sure matutuwa siya. Amen? Hindi yung tayo puro praise the Lord. Uy, napuri ko na yung Diyos. Hindi na magkasala or hindi ko na babasahin yung Bible. Kasi talagang tinodo ko na eh. Ano ka, Pentecostal? Mga Baptist, ang purihin mo siya sa Spirito, sabi ni Paul, di ba? Aralin mo yung salita niya. Aralin mo, intindihin mo, saka mo gawin. Yun ang mahirap, di mo gagawin yun overnight. Amen, mga bata, especially, pinagbasa kayo ng Bible, eh, Bible. Nako, ewan ko sa'yo. Di mo naintindihan yung sabi mo. Amen? Galangin natin siya. Amen? The glorified Christ. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na impress sa aming mga puso, Panginoon, ang kadakilaan ng Panginoong Jesus. Hindi siya mabastos, Lord, in any way sa aming buhay, sa aming bibig, sa aming sa lahat ng bagay na ginagawa namin, hindi namin ginagawa. I pray na siya po ay may taas. At mauna po yan sa aming puso at isipan. Nakita namin malinaw ngayon. Siya pala ay ganun. Siya pala ay dakila, especially nung siya po ay nag-glorify na, hindi lang kanyang katawan. Later, i-glorify mo siya. Dating siya dito, Lord, husgahan niyang mundo. Lalo siya iluluklok physically dito sa aming lupa, Lord. Kami yung maumunuan. Asama niya. So I pray na hindi namin dismiss, hindi namin baliwala, hindi namin minimize sa Panginoong Jesus. Kabaligtaran, Lord, siya po yung purihin. Sundin, Panginoon. Yung sinasabi niya, magkaroon ng bigat sa aming buhay. Pag sinabi niya totoo, kailangan sundin ng as much as possible, perfectly, as much as we can, as much as possible, mas maaga, mas maganda. So yun lang po, Lord, kayo po malalati, pagpalaan niyo namin fellowship, Panginoon, maraming salamat sa mga kaarawan, kaibigan namin, pamilya dito, Panginoon, pagpalaan niyo po, Lord, si Ryzen, Panginoon, ganoon din may ibang mga parawan, Panginoon. Bawat isang Panginoon, magpalaan niyo ang kakainin. Maraming salamat sa naghahanda, matuloy, naglilingkod sa amin sa gantong bagay. At magpalaan niyo po sila. Ngayon ang bawat isang fellowship, maging maayos, Panginoon. Balik niyo kami mamaya, Panginoon. Kami pagpupuri pa rin. Pagkatuloy ng pag-aaralan ng mga bagay na gusto niyo na aming pag-aaralan, maintindihan, Panginoon, para lubos kami makapaglingkod sa inyo, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.